muling binanatan ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes Corfordo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa latest post sa ex-Turk ng dating senador, tinawag nitong Ungas si Duterte. Makikita rin sa nasabing post ang larawan ni Duterte at Apollo Quiboloy kung saan nakalagay ang magkaibang pahayag ng dating Pangulo kaugnay sa pag-aresto. Matatandaang kamakailan lang ay muling nagsampa ng kasong graft at plunder si Trillanes laban sa dating Pangulo at kay Senador Bonggo. Wala akong kinalaman, maski sinurito, this is purely a police operation. No? Ako ay only supervised, but with reference to operations, etc. It's purely a policeman. And it is based on intelligence report, on compiled intelligence. That is why they have to do it. Sabi ko nga, ano ba nangyari ito? Kasi ako naman, I give autonomy to the police. If they feel na hindi ako dapat mangharap or what, kasi they know better than me. If they feel there is adequate intelligence report, so be it. If they feel they have to serve it now or tomorrow, what, so be it. No? Ayoko maging obstructionist eh. So I give them that much leeway. And according to their compiled intelligence report, talagang nandoon na talaga. No? But you know, it's more or less 30 hectares. Ang laki nun eh. 30 hectares is huge. Na marami kang mga pupuntahan ng mga gusanit na allegedly may mga hidden passageways, may mga nakatago mga kung ano-ano. So isa-isahin mo yan. Just imagine that. Not mentioning the fact na makapalapit ka lang, kumikot ka naman sa iba. So ganong katilis ito, ganong kahirap ito. Yung mga membro doon ng TOJC, bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanila property. So that's my concern. Bakit ganun? Kasi property nila ito eh. Hindi man ito pagmamayari ng gobyerno, property mo siya bawalan na pumasok at lumabas. Dapat nasa konstitusyon natin yan, yung freedom of movement, di ba? Freedom of movement. Kailangan makabot. So, may violation to consent, may violation. Ha? May violation. Kung sakit yun sa kakarang sa konstitusyon, hindi mo magbawalan yung tao sa kanyang movement, lalong-lalo na kung kanyang property yan. Di ba? Pero sa iyong pagsunod, again. Ano na pag-usapan, sir? Wala na pag-usapan yung minor discount. I am advising both parties. Si General Torre, Atty. Torre on the other side, at saka si mga head nila dito sa UGC. Mabuti nag-usap sila. At sabi ko, i-continue your communication. Importante, mag-usap kayo, huwag nyo kontrolin yung communication nyo para meron kayong meeting of the minds palagi, hindi yung walang komunikasyon. So ayaw ko maganda development na nag-usap sila. But they will put out, sir. Sabi ni General Tore, meron na sila sinusundan pa ng mga heartbeat na may dalas ng equipment na mag-determine ng heartbeat kung pinakamalaan na up to 20 meters daw sa below the surface. Kaya namumuntur ko sila. Sabi ko, sa ninyo para matapos na ito. Senator, pero as we speak, ongoing pa negotiation nila? Wala naman, nagkaintindihan naman sila na nagkaintindihan, meaning mag-pull out na lang. Hindi, nagkaintindihan na tuloy yung kung saan yung hinahanap nila na merong heartbeat. So, gagawin nga ngayon yan, and to be transparent, and advise them na kailangan both parties kasama, represente doon sa searching group na pumunta. Sir, ano yung advising Pastor Tibumito surrender? As a senator po? Yes, kasi meron namang warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kuha mo rin itong mga tao natin dito na it's a sacrificio dahil sa kakahanap sa kanya. Yung lang naman sa akin. Kung ayaw niya, wala ka magkakas. Sir, walang intervention? It's a school. Sa akin lang, kung pwede. Tinanong mo ako eh. Kung pwede, huwag ka sana. Sir, walang intervention yung kumiti ninyo sa nangyari yun, sir? Meron nga investigation. Meron nga papatuloy po yung hearing. Umali ko sa Manila, ipatpatawag ko yung hearing. Alam ko. Hindi ko lang akong data kasi tinago pa yung secretariat ko kung saan ang available na rin. Yung availability. Sir, pero ano expected outcome ng investigation this time, sir?
Yun lang, in aid of legislation. Tingnan natin yung anong babatas na dapat natin ayusin para hindi maulit yung ganito. Sinabing... So you see this... ...servisyon po lang, umaris. Dapat merong limitasyon kung hanggang saan. Kung execution of search warrant, dapat... Bakit meron man yan, pero klaruhin natin ang gusto. Senator, ako po naman yung mga LGC members, Pastor. Yes, sila naman, kapakayan mo yan. Kung nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Sir, 3 months ako sila dito mag-sustain. Sabi sa akin, mag-sustain. Ewan ko lang. Kailangan silang lutuan, sir. So, itanongin natin kung kasama ba yan sa warrant para sa dala-dala nila. Kasi very question ako na action yan kung you will stay here for 30 days and welcome. Sir, after the service warrant, dapat withdraw na sila. Hindi na pwede, hindi kasama sa court order na i-occupy nila itong area. Hindi kasama sa court order na i-control nila itong area na hawakan nila. Eh, ano yan, Marcelo? Na yung property, magic property, kusa mo na lang na mukunin. Sir, does this look like the SOP of the PNP? What's happening right now? Does that If I am the CPNP, this will not happen. Okay. I will make sure that the police of police procedure is informed. Senator, natapos na kasi yung search nila kanina pa. Bakit babalikan pa? Mayroon daw silang na-monitor pa na heartbeat. Heartbeat. Sabi nila heartbeat na matapadid ang tingin sa ilalim ng lupa. So hanapin na yung heartbeat na yan. Puntahan nila kung saan yung heartbeat. Baka heartbeat ng palaka yun doon sa lalim ng lupa. Sir, after 13 hours na operation, wala pa rin. Masasabi ba natin na pakyas po sa Bisaya pa, Senator? Ako lang na huli, pakyas. Huli, pakyas. This is also a failure of intelligence. Hindi actually ang intelligence mo. Hindi ko nahuli yung target mo. Diba? Okay. Thank you, Senator. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Antonio Ginong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit muna si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Oy, and Pulong Duterte. Totoo rin po ba na membro daw ng Chinese Triad? Ito po yung drug syndicate na international po yan. Itong si Congressman Pulong Duterte? Totoo po yan. Dahil nung personal kami nakausap, kinubaran ko siya sa lodge namin sa Amazon kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Noong nakita ko ang kanyang napakalaking tato, katulad sa tato ito ni Michael Yang, then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So paano niyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Yang kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila? Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena. Itong mga triad na ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy, si Charlie Tan. At minsan si Alan Lim, nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa lanang Davao City po ito nakalocate. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, sa buong laboratory ata itong si, sabi niyo po ah, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka yes. Pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratory to, saan po ito dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir, baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021, nung bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly Sammy and Charlie Tan, and Michael Yang, na nagtayo daw ng isang cannabis factory sa Dumoy Toril, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO4 Sansun Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang cannabis factory sa Dumoy Toril at the time,
na binamanage po ito ni Michael Young at ni Sammy Uy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, a finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fishport na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-export ni Sammy. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabel ng Toril Fishport. Then na-discoverhan ko na lang po na Cebu Laboratory pala ito lahat. Nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto, wala kaming nakita ni isang tinapa kasi nung galingan ang ginawa ni Rodrigo Duterte, yung halimaw na yan. At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Cebu Laboratory na papapaari ni Sammy Uy at ni Michael Young. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO4 Benvenido Laud in the presence of Sammy Uy. In a Filipino-Chinese woman, I only name her as Miss X. Si Duterte, walang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kayo huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Gimislid kami ng halimaw na ito. Talagang demonyo talaga ito. Saka, grabe ang ginawa niya. Tatlong Cebu Laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship.